We are more than just a church. We are a family. A family who deeply cares for each other. A family who puts Jesus at the center. A family who is united by God's perfect love. Together, we serve one purpose. Together, we do the vision. And together, we strive hard to reach our goal. We believe that life is better when shared, and that is why we do life together. Bringing Light Family is composed of many groups full of life, where we experience life full of excitement and significance. We believe that together, we can do more, we can achieve more, and we can be more. We are here to transform this nation. We are unified to make a great impact. We exist to make a great difference. Not just where we are, but in many places around the country. And even around the world. Our leaders, Pastor LITO PEREN, our spiritual father, with his wife, Pastor LITO PEREN, our spiritual mother, they are being used by the Lord to help other churches to be equipped and strengthened in doing Jesus' mission. We are on the same boat. We are working for the same goals. We are doing the same thing. We will continue to reign, and we will continue to shine the light of life. We are the reigning light. As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Yung pag-ibig po ng Diyos, makapangyarihan niyan para magbago ka. You need to do something, build something new for the world. I'm not called by God to be saved. Lord, lagi po niyang nirespect ang ating feeling. So this is all about restoration. It comes from within, not comes from the outside. So, at umasa po tayo na matatapos. I know that this is a perfect time. Kaya, ang aking paalala, we have no right to question God. So good afternoon, family. I know every one of us is so excited. At alam ko na ito yung mga moments na hindi natin pinapalagpas. So, can you stand up in your feet? Or pwedeng humanap ka ng pwesto mo na talagang it is between you and God. One thing talaga na natutunan ko from our campus revis yung familiarity. Kaya every time na we're doing worship, every time na meron tayong quarantine training, everything na gagawin natin for God, let's be excited, let's prepare ourselves, let's prepare our spirits, Lord.
I know na may bago kang i-reveal sa akin. Meron kang bagong babaguhin sa akin. May bago kang ituturo sa akin from the inside and out. Kaya yung mga nandyan, bitawan mo muna yung ginagawa mo. And let's focus ourselves with God. Bitawan mo muna yung hawak mo. Baka yung iba kumakain pa ngayon, ano? But right now, let's just focus ourselves with God. Naniniwala ko kanina, nakapag-tag na tayo, nakapag-mention na tayo. And this is our time to worship the Lord. It is our time na yung life naman natin, i-connect natin sa Lord na walang distractions. Na it is between you and God, it is between me and God. And we're so excited to receive revelation from Him. Yes. And ngayong hapon na to, let's worship God. And naalala ko lang sa verse John 8 verse 36. Sabi doon, when the sun sets you free, you are free indeed. Now, okay. Hindi namin alam kung ano yung nag-enslave sa'yo. Maaari yan, galit or sin or ano pa ba yung mga bagay na umaalipin sa atin. Kahirapan. Selos. Yeah. Tsaka naniniwala ko na hindi ka lang naalipin dahil or nakakulong dahil nasa presinto ka, diba? Mm-hmm. Merong dumarating sa life natin na we're feeling na nakakulong tayo because of anger, because of jealousy. Kaya right now, ako talaga na binanggit kanina ni Kuya Aldrin, as we worship God, kapag pinalaya ka na ng Lord, pag pinalaya na tayo ng Lord, you are free indeed. Yeah. You are free indeed. Kaya ito yung declaration natin ngayon, that in the presence of God, we are free. We could freely dance, we could freely sing, we could freely express ourselves towards Him. So ngayon, let's worship God as if there's nothing holding us back. Amen. So let's freely worship God. Tumayo ka na dyan sa akin, natatayuan mo. Huwag mo nang i-entertain yung ini-inject sa'yo ng kaaway that you are not qualified to worship God, that you are not worthy. No, hindi totoo yun. We are made qualified by God. We are sanctified by God. And we are free because of what He did in the cross. Alone in my sorrow and in my sin. Amen. Lost without hope with no place to begin. Your love made a way to let mercy come in. When death was arrested and my life began. Ash was redeemed, only beauty remains. My orphan heart was even in me. My morning grew quiet, my feet rose to dance. When death was arrested and my life began. Once worship. Yeah. Oh, your grace so free washes over me. You have made me. It's your endless love pouring down on us. You have made us new, now life begins with you. Released from my chains, I'm a prisoner no more. My shame was a ransom He faithfully bore. He canceled my debt, He called me His friend. When death was arrested and my life began. Oh, for Your grace so free washes over. You have made me new, now life begins with You. Oh, it's Your love, it's Your love.
it's your endless love pouring down on us. Yes, we receive it, Lord, we receive it. You have made us new, now life begins with you. Our Savior displayed on the criminal's cross. Darkness rejoices, though heaven had lost. But then Jesus arose, bringing our freedom in hand. That's when death was arrested and my life began. Yes, we're free, free, forever, amen. When death was arrested, come on, sing it out, sing it out. Oh, we're free, free, forever, we're free. Come join the song, come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free, forever, amen. And my life began. When death was arrested and my life began. That's when death was arrested and my life began. So my life began with you, Lord. Take all your debts, all my sin and shame. Yes, we're free, free, forever, amen. When death was arrested, come on, declare it, we're free, we're free. Free, free, forever, we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free, forever, amen. When death was arrested, come on, let's say we're free. Begin. Oh, we're free, free, forever. Come on, we're declare it, we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free, forever, amen. When death was arrested and my life began. That's when death was arrested and my life began. Was arrested and my life began. Blessed Sunday to each and every one of us. Again, it's the Lord's Day. It is a celebration of God's children. Kaya sa mga nanonood ngayon, sa kanilang mga tahanan, especially sa mga first-timers na nakasama po namin ngayon, napadaan lang kayo o na-invite po kayo. So we are so excited to be with you.
At alam namin na merong gagawing matindi ang Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Gusto ko pong batiin din yung mga nanonood sa kanilang tahanan, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, kasama ng kanilang mga pamilya. Ngayong hapong ito ay dapat magkaroon tayo ng excitement to receive more of God's Word and God's blessing in our lives. So, don't forget to comment sa ating comment section para po engage kayo. Importante po na naka-engage tayo, kaya po dapat nagko-comment po tayo dito. Kaya pwede po ba natin i-comment ngayon? Welcome everyone, no? Welcome home, Raining Light Family. Yan. So para po lagi tayo merong excitement when we get together with the Lord, lagi po tayong merong pong excitement. Kasi attitude po yan eh. If you want to receive something, you need to have that kind of attitude. The attitude to receive. Kaya po, comment and then i-mention nyo po yung inyo pong mga mahal sa buhay, mga ka-cell group, mga kaibigan. Mention them. Kasi gusto natin na matanggap din nila yung mga bagay na matatanggap natin. And then, don't forget to share. Yan po yung atin pong engagement. Kaya excited po ako ngayon kasi alam natin na ito po ay araw ng Panginoon at celebrasyon ng mga anak ng Panginoon. Kaya maraming salamat sa mga nakikipag-participate, nakikipag-cooperate sapagkat alam natin na naluluwalhati ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sa mga nandito sa studio, pwede bang pakibati natin yung ating mga kasama? Happy Lord's Day! At kami, kasama ng team, we are so excited to be with you. And we are so excited to receive God's Word sa mga sandaling ito. Kaya, i-ready nyo inyong notebook, ballpen, at saka yung inyong Bible para po at least makapagsulat po tayo ng mga bagay na ilalagay sa atin ng Panginoon or else, i-comment po natin ito para po engage po ang bawat isa sa atin. Meron pong napakagandang mensahe na isi-share sa atin ng Panginoon. Kaya dapat magkaroon po tayo ng attitude to receive. So, excited po ako ngayong hapong ito. Kaya, don't forget to comment, mention your friends, and share. So, are you ready to receive word right now? So, yun po yung pag-uusapan po natin ngayon. Excited po ako na i-share ito sa inyo. It is all about freedom in Christ. Yung pong kalayaan na nasa Panginoon. Mahalaga po na yung kalayaan natin hindi doon sa sarili mong paraan, kundi doon sa kalayaan sa Panginoong Hesukristo lamang natin matatagpuan. At yun po yung pag-uusapan natin ngayon. There are things that make us prisoners. Marami pong mga bagay sa buhay natin na umaalipin sa atin. At alam niyo po ba, pinakamatinding umalipin sa iyo yung iyong kalayaan. Pag hindi mo alam gamitin ang iyong kalayaan, maalipin ka niyan. Yung buhay na ikaw ang nasusunod sa iyong sarili kasi minsan lang mabubuhay at pagkatapos nito mamamatay. So you need to enjoy life. Mali po yun. So, kailangan po natin na ang kalayaan natin hindi doon sa kagustuhan nating magawa ang mga bagay na gusto natin, kundi dapat meron po siyang nakalagay o pamantayan ng manlalalang natin. Kaya ho, ang pag-ibig ng Panginoon ang siyang maunawaan ng bawat isa sa atin. And then, minsan, yung free will natin, yun po yung, or kadalasan, yun po yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging alipin yung ating sariling kalayaan. Kaya marami po ngayon ang kanilang mentality, YOLO mentality. You only live once. So kaya kung ikaw ay mabubuhay minsan lang, gawin mo na lahat ng bagay na masama. Yan po yung kaisipan nila at yan po ay hindi magandang mentalidad. So sometimes we are prisoners of our own choice or free will. Diyan tayo nagkakaroon ng problema. And then marami po rin alipin ng mga panahon sa kanilang buhay. Anong ibig sabihin ng panahon? Alipin ng panahon. Ganito. Minsan po, alipin ka ng mga bagay na nakaraan. Yung po mga bagay na nakaraan, naka-stack po sa atin yon. At alam niyo po ba, ang pinaka maraming naiipon, yung sama ng loob. At hindi lang sama ng loob, minsan naiipon natin yung kabiguan. So lahat ng bagay na yon ay galing doon sa nakaraan. So alipin tayo ng nakaraan.
Yan po yung malaking problema natin, kaya hindi tayo makamove on kasi alipin tayo na nakaraan. Hindi mo ma-enjoy yung kasalukuyan. Bakit? Alipin ka na nakaraan. Kaya doon po sa mga naandyan sa kanilang tahanan, sa mga kasama po natin, pwede bang pakilagay natin sa comment section, alipin ng nakaraan. Yun po yung malaking problema natin, no? At yung pong kalayaan, nasa Panginoon lang. No, nasa Panginoon lang ang kalayaan natin. At hindi po lang ganun. Marami din po na alipin ng kasalukuyan. Hindi lang alipin ng nakaraan, alipin din ang kasalukuyan. Akala nila ang buhay nila o ang buhay na meron sila, yung ngayon lang. So kaya, I can do whatever I want because this is my season. Minsan lang darating sa akin to, kaya gagawin ko ng mga bagay na gusto kong gawin. Yan po yung present situation. At nakakalimutan natin na itong present situation natin, present condition natin, yan po minsan na nagkakaroon ng problema sa atin. No? Alipin ka ng kasalukuyan. Yan po yung hindi maintindihan ng marami ngayon. Kaya po lilipas lang yan, pero walang paghahanda. At ang iba po naman, alipin na ng future. Anong ibig sabihin dyan? Yung kinabukasan mo, hindi ka sigurado. Yung kinabukasan mo, takot ka. So imaginein mo, you are prisoner of your future. Kasi ang future, hindi kinatatakutan. Kasi ang future, kasiguraduhan. So kaya po dapat malaya tayo. No, malaya tayo sa mga bagay nito. Marami pong nabubuhay sa ngayon, pero ang kanilang context, ang kanilang mindset, nakaraan. Kaya po hindi nila ma-enjoy ngayon yung kanilang kasalukuyan. At yung pong sa kinabukasan, merong takot. Merong pag-aalinlangan. Hindi sila sigurado. So imagine ninyo, nabuhay tayo ng ganon. Kaya kailangan natin talaga ng kalayaan. At ang kalayaan yan, mula lang sa Panginoon. And then, hindi lang yon, merong pong alipin ng mga maling paniniwala. Yung wrong beliefs po natin. Sometimes we are a slave of our wrong beliefs. Kaya hindi na kailangan ng ibang tao, yung paniniwala mo pa lang, talagang maaalipin ka na yan. So, yan po yung hindi nakikita ng ordinaryong mga tao. Dapat po maintindihan natin mabuti na, aba, meron palang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. So, that's freedom is in Christ. Kaya po yung mga bagay na akala mo tama, yung pala mali. Tandaan yung mabuti, no? Yung pong 99.9 truth is 100% lies. No, ilagay nyo nga po sa comment section natin, 99.9 truth is 100% lies. So kaya po, dapat talaga sigurado tayo sa mga bagay na pinaniniwalaan natin at ang tangi lang paniwalaan natin, hindi yung iyong nararamdaman, hindi yung iyong naiisip, kundi yung salita ng Panginoon. So we need to experience right now freedom in Christ. So ano pa yung mga bagay na umaalipin sa atin? Yung wrong culture. Yung bang anak ka na ng Diyos, pero ang ugali mo pa pang makasalanan. Huwag ganon. No, huwag ganon. So yung kultura ba natin na gagawin ko kung anong gusto ko, hindi pwedeng ganon eh. No, kaya yung kultura talaga natin, dapat kulturang pangkaharian. Yung kulturang pangmaharlika. No, yan po yung bagay na dapat meron tayong kultura na ganon. Hindi po tayo pambusabos, hindi po tayo pangalipin. Tayo po ay kulturang pangmaharlika. May dangal po tayo. Sapagkat ang atin pong Ama ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya po, mahalaga ito na maintindihan natin. Jesus came here to break everything that makes us slave and prisoners. So lahat po ng bagay na umaalipin sa atin, kaya pumunta si Jesus dito para lumaya ka. So that's all about freedom in Christ. And I just want to open up your Bible. Pwede bang pakitingnan natin ito, no, sa Galatians chapter 5. No, Galatians chapter 5 starting from verse 1. No? So verse 1, pero pinaka
Anuhin po natin, tingnan natin mabuti dito yung kung anong gustong sabihin sa atin ng Panginoon. So, paki-open nyo po yung inyong Bible, tingnan nyo po, para po at least parehas tayong nagbabasa dito. Huwag po kayong makikinig lang. Maganda din po na nakikita mo sa iyong sariling mata kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. In verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by yoke of slavery. Isinabi po ni Paul ang mga bagay na ito para po ma-experience natin yung total freedom in Christ. Yan po yung bagay na dapat maintindihan ng mga nakikipagrelasyon sa Panginoon. Kaya po, yung po yung sa buhay natin, dapat meron pong tatak. Jesus Christ came to set us free. No, Jesus came to set us free. That is freedom in Christ. So ang kalayaan natin, hindi po yung magawa mo o ano yung mga bagay na gusto mo, kundi yung kalayaan po natin, yung sumunod sa Panginoon. That means we are free from sin and from the long list of laws and regulations. Jesus Christ set us free. We are free from sin. Kaya pakilagay sa comment section, hindi na alipin ng kasalanan. Yung mga nakipagkasundo sa Panginoon, hindi na alipin ng kasalanan. Kaya po yung freedom natin na yun, nakikristo lang. Sapagkat merong ginawa si Kristo para sa iyo at para sa akin, dahil lang sa mga makasalanan na yun, may ginawa ang Panginoon sa atin. At yung kaligtasan na yun, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o pagsunod sa mga rules and regulations, but it is because of Christ. So, sabi ni Paul sa Galatians chapter 5, verse 2, mark my words. I, Paul, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. So, sinasabi niya dito, ang context ng pinag-uusapan nila is all about salvation. It is all about relationship with God. Kaya sabi na pinapaliwanag ni Paul sa mga taga-Galatians that ang pagsunod natin sa Panginoon, dahilan sa pinalaya tayo at wala nang pwede pang idagdag dito or sumunod sa mga regulations na pamantayan ng mga Israelite people. Sabi niya, yung kaligtasan, ginawa na ni Kristo yan, hindi sa pamamagitan ng kautusan, hindi sa pamamagitan ng pagsunod natin sa mga panuntunan. Sabi niya, kung dadagdagan natin ang mga bagay nito, Christ will be of no value to you at all. So, ibig sabihin ni Paul, pahalagahan ninyo yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa aking kasalanan. So that means we are free from sin. Kaya mga kasama, mga kaibigan, yun po yung dapat maranasan natin. If you are really reconciled to God, you are free from sin. Yan po yung kalayaan na meron tayo. Pinalaya na tayo sa gapos ng kasalanan. Pinalaya na tayo sa bilanggo ng kasalanan. Kaya mga kasama, magandang meron kang ganong karanasan. Ibig sabihin nito, wala nang kapangyarihan ang kasalanan para alipinin ka. Yan po yung maganda dito. Narinig niyo na po yung kantang gustong bumait pero di magawa. Tandaan niyo po, kasunod po niyan, yung kasalanan tinanggal na sa'yo ng Panginoon. Yan po yung dapat maipamuhay po ng bawat isa sa atin at maunawaan natin. Tingnan niyo po yung sinabi doon sa Galatians chapter 5. Verse 5, ang sabi po ng verse 5, for through the Spirit we eagerly await by faith the righteousness for which we hope. And then verse 6, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. Sa pamamagitan po ng pag-ibig, doon po natin ma-express yung
kalayaang maranasan natin sa Panginoon. May ginawa ang Panginoon sa atin. At yung pag-asa natin na yun, yung katuwiran natin na yan, may gagawin ang Panginoon sa atin kung tayo ay susunod sa Kanya. Kaya po dapat malinaw sa atin na tayo ay pinalaya ng Diyos sa kasalanan. So, ibig sabihin, yung ating sinful nature, yung desire of the flesh, na-o-oppress na natin ito. Ibig sabihin, namamaster na natin ito. Hindi tayo sunod-sunuran sa kasalanan, kundi napipigilan na natin yung paggawa ng kasalanan. And that is all about self-control. That is all about self-discipline. Because Jesus set us free. No, kaya sa mga naandito po ngayon na nanonood, maaaring may mga bagay na umaalipin sa iyo, ang tangi mo lang maranasan yung pag-ibig ni Kristo. At yung katwiran, yung kabanalan, maipamumuhay mo po ito sa pamamagitan po ng Kanyang biyaya sapagkat nagtitiwala tayo sa Kanyang katwiran. Nagtitiwala tayo sa Kanyang kabanalan. Kaya po, malaya po tayo sa mga bagay na kasalanan sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, ibig sabihin nito, mga kasama, that freedom, that means we are not free to do whatever we want. Hindi tayo pinalaya para gawin natin ang mga bagay na gusto nating maibigan. So, those who appeal to their freedom so they can have their own way or indulge their desire are falling back into sin. So kapag daw pinagbigyan natin yung ating mga sarili, yung ating mga kagustuhan, yung nasa, yung desire, pag pinagbigyan natin ng mga bagay na ito, bumabalik uli tayo doon sa kasalanan. Kaya, huwag mo nang balikan uli yun. Hindi tayo pinalaya ng Panginoon para muling magkasala. Namatay si Kristo sa ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo para ang ating kasalanan mapunta sa krus ng Kalbaryo para wag nating pagbigyan yung ating sarili dahilan sa relasyon natin sa Kanya. Dahilan sa nakita natin yung Kanyang paghihirap at alam natin na dahilan sa ating mga kasalanan namatay Siya para sa iyo at para sa akin. Kaya hindi ito nangangahulugan na iniligtas ka ng Panginoon, you can do whatever you want in your life. So, thanks to Jesus Christ, we are now free and able to do what is impossible before. And what is that? To live unselflessly. Dati hindi pwede tayo mabuhay na para sa sarili lang natin, dati nabubuhay tayo. Eh. Ngayon, iba na natutunan natin na buhay na selfless. So, the life that we have right now, we are free not to do whatever we want, but we are free to give glory to God. We are free to follow God. So, hindi ka na pipilitin. Hindi ka na pakikiusapan na sundin mga bagay na gusto ng Panginoon. Bakit? Eh, kasi nga, hindi ka na makasarili. Hindi mo na pagbibigyan ng iyong sarili, kundi yung gusto ng Panginoon. Kaya excited ako pagkatapos nito, may experience natin yung freedom. So that's freedom! So tingnan yung mabuti, no? Bakit ito sinasabi mga bagay na ito? Kasi ito yung sinabi ng verse at gusto kong makuha po ng bawat isa sa atin yung sinabi ng 1 John chapter 3, verse 8. The one who does what is sinful is of the devil. Because the devil has been sinning from the beginning. The person or the reason of God appeared was to destroy the devil's work. So yung po yung gusto ng Panginoon na maipakita sa atin through Paul, ang sabi niya, kaya pumunta rito si Jesus para wasakin at sirain ang gawa ng kaaway. So, ibig sabihin, you are free indeed. May ginawa ang Diyos sa buhay ko, may ginawa ang Diyos sa buhay mo, ang kasalanan na meron tayo. Yung po yung sinabi ng verse, kaya po dapat sa pamumuhay natin doon sa kalayaan, malaya tayong magagawa mga bagay na gusto ng Diyos. Hindi ka na napipilitan. Bakit? Winasak na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo ang kasamaan sa buhay ko. Ang kasamaan sa buhay mo.
So we can experience freedom in Christ. And that is on the cross. Winasak ng krus, ng kalbaryo ni Jesus, ang ating mga kasalanan. Kaya po, namatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan, para yung kamatayan ni Jesus, magkaroon tayo ng buhay na muling pagkabuhay. At yung buhay na yun, buhay ng kabanalan. Yung buhay na yun ay buhay na anak ng Diyos. At kung ano po yung bagay na gusto ng Diyos sa buhay natin, ni-restore po niya yung kanyang original design. So kaya mahal na mahal tayo ng Panginoon, siya mismo ang pumunta rito para ang umaalipin sa iyo at sa aking kasalanan, palayain niya tayo. Yeah! So mga kasama, that's what Jesus did for us. That is freedom in Christ. Pinalaya tayo ng Panginoon para malaya tayong makasunod sa Kanya, malaya tayong magawa ang mga bagay na gusto niyang ipagawa sa atin, kasi ang nature natin ngayon, yung nature na gusto ng Diyos. Hindi nila tayo nasusunod sa sarili natin, kundi yung Diyos na mismo ang sinusunod ng bawat isa sa atin. Kaya ho, sa buhay na meron tayo, ang kalayaan na meron tayo, hindi po para magawa yung mga gusto natin. So freedom in Christ, that means our freedom must be used for God's greater glory. Para sa kalwalhatian lang ng Panginoon, yung kalayaan na meron tayo, we are free to follow God and to accomplish His divine purpose in our lives. Kaya ang pagiging anak ng Diyos, privilege yan, pero meron pong responsibility. No, anak tayo, pero dapat ipamuhay natin yung pagiging anak. Kaya yung kalayaan na meron tayo, dapat nagmamanifest yan sa life natin. Dapat ang mga malalaya laging masaya. Ang mga malalaya laging masigla. Kaya po walang anak ng Diyos na malungkot, walang anak ng Diyos na nanglalambot. So dapat pag anak ka ng Diyos, alam mong may ginawa ang Panginoon sa iyo, wala nang umaalipin sa iyo, kaya meron ng kalayaan ang buhay mo. And it is for God's greater glory. So anumang kalayaan na meron tayo, kalayaan natin gawin ang kalooban ng Panginoon. Kalayaan natin na sundin ang mga bagay na ito. And it is our choice. It is our decision. Kaya bilang anak ng Diyos, nakita natin, naintindihan natin na si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo. Dapat magkaroon tayo ng kaisipan sa buhay natin, sa kalooban natin, na malayang malaya na ako. Alam niyo po ba yung kalayaan ay desisyon? Na kapag dinesisyonan natin ang mga bagay na ito, na malaya na ako sa Panginoon. Alam niyo, yung mga bagay na umaalipin sa atin, tandaan yung mabuti, no? Yan po yung bagay na nagpapalungkot sa'yo, nagbibigay ng takot sa'yo, nagbibigay ng limitasyon sa'yo. Today, you are free in Christ. If you set your life, if you surrender your life to Jesus, I tell you will experience freedom. So life with God is a life of freedom. And we are unstoppable. No, we are unstoppable. Kaya excited ako sa gustong magawa sa atin ng Panginoon ngayon. Maraming mga anak ng Diyos ang magiging malaya. Malalaya ka sa kahirapan, lalaya ka sa kaguluhan, lalaya ka sa lungkot, lalaya ka sa karamdaman. If you really believe on Jesus, may kapangyarihan po yung ginawa ng Panginoon sa atin para palayain tayo. Ang malaking problema lang po, hindi natin alam. Minsan nahihirapan tayo para matanggap natin yung kalayaan na yon. Alam niyo po ba kung nasaan yan? Nandun po sa ating mindset. Sometimes, sa present na meron po tayo ngayon, we act as if you are alone. You act as if you are not a child of God. And even sa buhay po natin, sa pag-iisip natin, sa damdamin natin, sometimes nagtatanong tayo, Lord, totoo ka ba? Yung pangako mo ba, Panginoon, mangyayari? Yan po yung minsan nagiging problema natin. Yung pangako ng Diyos hindi natin mapanghawakan at yung kalayaan na yon, ibinabalik tayo doon sa mali. Ibinabalik tayo doon sa luma. Ipinabalik tayo doon sa dati.
Kaya yung buhay natin sa kasalukuyan, hindi na po natin ito ma-enjoy. Tandaan nyo po, yung present life mo ngayon, yung present condition mo ngayon, if you are free in Christ, I tell you, pwede mong ipamuhay ang iyong future. You need to live according to God's promise and not according to your situation in life. Pinangako na ng Panginoon sa atin na magiging sabi niya, I will never leave you nor forsake you. I will not abandon you. And you have all my resources. You have all my power. And it is available for you today. Ikaw mismo sa sarili mo, gusto mo na lumaya sa mga bagay na umaalipin sa atin. We are made free. And it refers to the freedom to live a holy life by expressing our faith in Christ and the cross. So kailangan talaga sa buhay natin ito, yung desisyon na to na ang buhay na meron ako, mabubuhay akong malaya. Kahit meron akong sitwasyon, pero ang pangako ng Panginoon sa akin, mahalaga yon. Kaya yung mga bagay na ito dapat sa buhay natin, malinaw. Sa buhay natin, dapat may desisyon na pag pinalaya na tayo ng Panginoon, huwag mo nang babalikan yung dating buhay. Huwag ka na uli magpapaalipin pa sa kasalanan. Sapagkat parang walang kabuluhan sa atin ang ginawa ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ni Paul dito sa mga bagay na kanyang ipinaliwanag sa atin. At kailangan maintindihan natin na meron tayong pag-ibig kaya natin ginagawa ang mga bagay na natin to. So the only thing that counts is faith expressing itself through love. Pananampalataya lang talaga ang pinakasusi ng lahat ng bagay na ito. Kaya ang akin pong challenge, ang akin pong hinahamon ng bawat isa sa inyo. So ano man umaalipin sa atin, mga kaibigan, mga kasama, simulan mo na po ang mabuhay sa kalayaan. At paano tayo lalaya? Kay Kristo lamang. That freedom in Christ. Kaya kung anong sitwasyon mo sa buhay, anumang pagkakataon na meron ka, hayaan lang natin ang Panginoon na siya magpalaya sa bawat isa sa atin. At huwag mo pababayang alipinin ka ng nakaraan, huwag mo pababayang alipinin ka ng kasalukuyan, huwag mo rin pababayang alipinin ka ng iyong hinaharap, ng iyong kinabukasan, lahat ng bagay na yun na nasa kamay ng Panginoon. So freedom is in Christ. Importante po yung nandun tayo ngayon. Kaya ang ating prayer ngayon, Lord, I want to experience that freedom. Wala nang pwedeng umalipin sa akin. Ano man ang sinasabi ng mga tao, ano man ang aking nararamdaman, Lord, hindi mahalaga yun. Hindi mahalaga yung aking sitwasyon. Hindi mahalaga kung ano yung aking nararamdaman. Ang mahalaga yung gusto mo sa buhay ko. Pinalaya mo ako kaya mabubuhay akong malaya. Susunod ako sa iyo. At yan ang buhay na pinangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag mong pababayaang may aalipin sa iyo. Kaya ngayon, mga kasama, mga kaibigan, ang panalangin ko, kung may umaalipin sa iyo, ang solusyon ng lahat ng bagay na yan, wala iba kundi ang krus ni Kristo. Simula na ng iyong paglaya. Kailangan mong humakbang upang ikaw ay lumaya at ang bagay na yan ay desisyon mo at hindi ka pwedeng pigilan ng kaaway. It is your choice. It is your decision to live in freedom. It is your choice. Even though Jesus Christ died on the cross for us to set free. But if you are not willing to step forward and follow Jesus, you will never experience freedom in your life. So meron pong ginawa ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ang kailangan mo po, tanggapin mo yung ginawa ng Panginoon na yon, lakaran mo yung ginawa ng Panginoon na yon, and you will experience freedom. Yung mga bagay na nabibigatan ka, gagaan. Kapag ka yung daan na pinadadaanan sa iyo ng Panginoon, dinaanan mo, kayang-kaya mo mapagtagumpayan ang lahat ng bagay na ito. Kasi ang kalayaan natin, walang iba kundi si Kristo. At si Kristo, yung kapangyarihan ng krus, bigyan mo ng halaga. Bigyan mo ng halaga ang ginawa ni Kristo sa iyo. Ano yon?
ikaw ay pinalaya niya. Ikaw ay pinalaya niya. Kaya sa bawat isa na nandito ngayon, maaaring alipin ka ng galit, alipin ka ng sama ng loob, maaaring alipin ka ng kahirapan o alipin ka ng karamdaman, maaaring meron kang alipin ng masamang pag-iisip, masamang laman ng puso. Pero anak ka ng Diyos, ito yung pagkakataon na magkaroon ka ng kalayaan. Ang tinutukoy po dito, ang kausap po dito ni Paul, hindi po mga pre-believer, ang kausap po ni Paul dito, mga believer. Na pwede pala yung gano'n na kahit anak ka ng Diyos, meron pang umaalipin sa'yo. Na ikaw ay kahit na anak ng Diyos, pwede ka pang may nagpapahirap sa'yo. Just surrender your life to Jesus and start to obey His will, His word in your life and experience freedom. Yan po yung bagay na ino-offer sa atin ng Panginoon. Kaya mga kasama, mga kaibigan na nanonood ngayon, freedom is in Christ. Hindi mo pwedeng gawin ang lahat ng bagay na maibigan mo. Kasi yung kalayaan na meron tayo, kalayaan na sundin ang Panginoon. Pinalaya ka ng Panginoon, hindi para maalipin uli ng kasalanan. Pinalaya ka ng Panginoon sa kasalanan upang makasunod ka sa Panginoon at mabuhay sa kabanalan. So that's freedom is all about. Jesus sets you free in order for you to live in freedom, and that freedom is for His greater glory. Your life is a blessing. Your life is a blessing to your family. Your life is a blessing to this nation, Philippines. So that's freedom in Christ. Walang limitasyon ang buhay mo. Makapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya, I just want to pray for you right now. Gusto kong tulungan ka sa pananalangin ngayon na makalapit ka sa Panginoon. Magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Magkaroon ka ulit ng kalayaan mula sa Panginoon. At kung ano yung ginawa ng Panginoon sa iyo, maranasan ng bawat isa sa atin yung totoong kalayaan. So, pwede po ba ngayon na nasa inyong mga tahanan, pwede bang tumayo tayo? Huwag ka mahiya. Just stand in your feet. And then, just offer yourself to God. And express yourself to God. May mga bagay na umaalipin sa'yo. Huwag kang mahiya. Sabihin mo sa Panginoon ngayon kung ano yung umaalipin sa'yo. Just stand in your feet right now. And then, sabihin mo sa Panginoon kung ano yung umaalipin sa'yo. Dear God and Heavenly Father, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, sa mga kapatid po namin na nandito ngayon na kilala mo higit sa pagkakilala ko. Lord, turuan mo po kami maging honest. Turuan mo po kami mag-admit ng mga bagay na umaalipin sa amin. Holy Spirit, tulungan mo po kami. Ipakilala mo po sa amin. Ipaunawa mo po sa amin, Lord. Holy Spirit, tanggalin mo po, Panginoon, ang anumang bagay na umaalipin sa amin. Salamat po ng marami, Panginoon. Meron kang bagay na gagawin sa buhay namin at excited kami dito, Panginoon. Lord, wala nang aalipin uli sa amin, Panginoon, sapagkat namatay si Kristo para sa amin. Amen. God, thank you so much for everything. Thank you, God, for your word. Thank you, God, for your word. God, we want your freedom. Amen. Lord, palayain mo po kami, Panginoon. At may mensahe ka sa buhay namin, Lord, na gagawin namin at susundin namin. Salamat po ng marami. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, amen and amen. Samasandali ito. Yung pong aming mga panauhin, yung mga first-timers, gusto ko pong kausapin kayo. Maaring ikaw ay ngayon ka lang nakapanood dito, pero ang gusto ng Panginoon, maranasan mo yung kalayaan. At ang kalayaan na ito, hindi po mabibigay ng kahit na ano o ng kahit na sino ng mga bagay dito sa mundo. Ang kalayaan ito, walang iba kundi sa Panginoon lang. Kaya ang aking prayer, no, na gusto kong maintindihan natin at makuha ng bawat isa sa atin, ay matulungan kayo sa mga nagdidesisyon dito na sumunod sa Panginoon. Pwede bang tumungo tayo at mananalangin tayo? Panalangin ng pagtanggap
at panalangin ang pagsuko ng ating buhay sa Panginoon. So let's bow our head and pray. Repeat after me. Panginoon, tulungan mo po ako na makalaya sa mga kasalanan, sa mga karamdaman na umaalipin sa akin. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, sa puso ko, pagharian mo ako. Pinupuri kita, dinadakila kita. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. So bigyan natin ng papuri ang Panginoon sa mga tumanggap sa Panginoon ngayon. Congratulations! Magpalain tayo ng Panginoon, maging pagpapala ang ating buhay. At pwede po ba natin i-welcome sa ating pong comment section, welcome to the family. Welcome to the family. At ito pa yung isa. Gusto ko pong maintindihan ninyo na you can now start your new life with God. So sa mga tumanggap po sa Panginoon, nandito po kami, handa po namin kayong tulungan para po sa pagsisimula ng bagong buhay ninyo sa Panginoon. So it is all about freedom. Come on, let's give God a praise. Give God a horn. Yeah. So we're free, free, forever we're free. Come join the song of all the redeemed. Yes, we're free, free, forever amen. When death was arrested and my life began. That's it for our Sunday celebration. We hope that you get empowered and strengthened by God's Word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer request and the topic that you want to talk about. See you again next Sunday. Make sure to invite your family and friends. Worshiping the Lord will always be our lifestyle. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.